Teritoryo ng Aswang. Good evening, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kathy. 48 years old, may asawa at tatlong anak. Alam ko po na sa panahon ngayon ay wala nang naniniwala sa mga bagay na may halong kababalaghan. Dahil nga sa computer age na tayo at anumang kwento na katatakutan ay itinuturing na katang-isip lamang o dala lang ng malikot na imahinasyon ng isang taga-salaysay. Paniwalaan man ng iba o hindi ang kwento kong ito, pero ito ay totoong nangyari sa akin noong ako ay high school pa lamang. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Siguraduhin mong wala na tayong nakalimutan, anak ha. Pag-iisahin na lang natin ang mga gamit natin para wala tayong maraming bitbit. Ma, si Kuya na lang ang isama mo. Layo ng Cebu. Ayokong sumakay ng barko. Takot ako sa dagat. Isa pa, alam mo naman di ako marunong lumangoy. Ano ba yung iniisip mo? Susming bata ka. Takala ko ba gustong-gusto mo makabalik uli ng Cebu? Grade 3 ka pa lang nung umalis ka dun sa mga lolo at lola mo. Maganda na ngayon ang Cebu, anak. Oo nga po. Pero sabi niyo hindi naman tayo kina lolo at lola pupunta. Kinatsama rin mo tayo pupunta. Tumawag yung mag-asawa. Iksitahin ko raw sila. Eh, sino pa ba isasama ko? Ikaw naman ang lagi kong kasakasama kapag nagbabiyahi ako. Ano naman kasi yung gagawin ko doon? Di ba malayo sa syudad yung bahay ni Natia Maring? Sasamahan mo nga ako. At ano kung malayo? Ando naman ang nag-iisang anak ng Chamaring mo. Makakasundo mo yun dahil hindi kayo nagkakalayuan ng edad. Basta ma ha, sandali lang tayo doon. Siyempre, edalo lang tayo, hindi naman tayo magbabakasyon. O, bilisan mo na at darating ng papa mo. Magluluto pa ako ng pananghalian. Mahilig talagang magbiyahe ang mama ko noon. At bilang bunso sa anim na magkakapatid, ako ang lagi niyang kasama. Sa isang probinsya sa Cebu nakatira ang Chamaring. Nagdalawang isip man ako na sumama noon, pero napalitan iyon ng saya nang makita ko ang magagandang tanawin sa bawat lugar na aming nadaanan. Dapit hapon na nang makarating kami sa lugar ni Chamaring. Dito na! Ito na yung lugar ng Chamaring mo! Dito kayo bababa, baka nagkamali lang kayo. Alanganin na sa oras, sa bayan na kayo bumaba. Dito ma? Wala pong kabahay-bahay dito. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na nga yun. Para po, dito na lang, bababa kami. Mag-iingat kayo, diretso lang sa paglalakad hanggang sa makarating kayo sa inyong paroroonan ha. Opo Manong, salamat po sa paalala. Di ka na anak, nandito na tayo. Hindi mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng matanda sa jeep. Pero mabilis ang mga pangyayari. Habang pinapahinto ni mama ang sasakyan, labis ang aking pagtataka kung bakit halos ng lahat ng mga pasahero ay nagulat. Naitanong ko, anong meron sa lugar na ito at hindi kami maaaring bumaba? Ano bang oras ang hindi alanganin para huminto sa lugar na iyon? At bawal bang bumati at magbigay galang sa mga taong makasalubong? Pero naalala ko, huminto nga pala kami sa isang lugar na patag at malawak. Walang katao-tao at mula sa aming kinatayuan ni Mama, ni isang bahay ay wala akong makita. Ate! Ano ba tinitingnan mo dyan? Kanina pa nakaalis yung jeep. Halika na. Ma! Ano pong ibig sabihin ng matanda? Bawal po ba bumaba dito? At saka, dapat daw diretso lang tayo sa paglalakad. Bakit ganun sila kumakatingin sa atin? Ay nako, Kati. Napakamana mo sa lola mo. Masyadong sensitibo sa reaksyon ng ibang tao. Ganyan talaga mga tao rito. Lalo na ang mga matatanda. Masyadong mapamahiin. Mga sinaunang paniniwala. Paniniwala? Tungkol po saan, Mama? Ano pa yun ni Kopong-Kopong, ay sus!
Kung lahat ng mga napapansin mo at naririnig mo, itatanong mo sa akin, abutin tayo dito ng umaga. Ibang klaseng lugar to, Mama. Nasaan ang mga bahay dito? Doon pa sa unahan. Ay, tataka nga rin ako eh. Nung huling punta ko rito noon, may ilang bahay na nakatirik dito. At doon sa kabilang bayan. Pero ngayon, wala na kahit isa. Ma, bumalik na lang tayo sa syudad. Sabihin mo kay Tia Maring na doon na lang kayo magkita. Sige na, Ma, kasi hindi natin kabisado tong lugar na to. Nakakahiya sa Tia Maring mo. At kung kailan nandito na tayo, tsaka tayo aadras, dalian na lang natin maglakad at malapit ng dumilim. Malayo-layo pang lalakarin natin. Habang nilalakad namin ang malawak na daan patungo sa bahay ni Tia Maring, naisip ko, wala namang dapat na ikatakot. Walang ganoong mga kahoy, wala ni isa mang tao. Kung ganun, malayo kami sa anumang disgrasya. Pero habang kami ay naglalakad, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Anak, pwede ba? Halos lakad-takbo ng ginagawa mo eh. Naiiwan mo na ako. Hintayin mo naman ako. Sabi niyo po kasi bilisan natin yung paglalakad. Nangangalay na nga po yung braso ko. Bigat-bigat ng bag. Madilim na nga eh. Alalayan mo ako, anak, para makasabay ako sa'yo sa paglakad. Ma, ano po yun? Ha? Hangin lang yun. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang. Beth! Ako ito, si Maring! Huminahon kayo! Beth, ako ito! Diyos ko, Maring! Muntik na akong himatayin sa takot sa'yo. Bakit kayo nagpaabot ng ganitong oras? Sabi ko sa'yo, agahan mo. Nag-alala ako kaya ako kayo sinalubong dahil sabi mo nga ngayon kayo darating. Bakit, Maring? Delikado ba? Hindi naman. Halina kayo. Sa bahay na natin ituloy ang pag-uusap. Tena kayo, bilisan nyo. Sa mura kong edad noon, hindi ko lubos maunawaan ang mga malalim na salita ni Tia Maring, pero nararamdaman ko may ibang ibig sabihin noon. Naibsan ang aking pag-alala nang makarating na kami sa bahay nila. Malaki ang bahay nila, ngunit may kalumaan na. Malawak ang pag-aari nilang lupain. Yun ang dahilan kaya hindi nila maiwan ang lugar na yun. Tatlo lamang silang nakatira doon at nakilala ko nga ang nag-iisa nilang anak, si Melly. Kay Melly ko nalaman ang lahat. Kakaibang lugar na to sa lahat ng napuntahan ko na lawak ng lugar pero walang kabahay-bahay. Samantalang sa amin, siksikan ang lahat ng bahay. Pero dito, maliban sa bahay nyo, tatlong bahay lang nakatirik. Nalalayo pa na agwat. Ay, huwag kang magturo, pinsan. Ay, bakit? Sorry ah. Marahil kakaiba nga ang lugar na to kumpara sa mga lugar na napuntahan mo. At hindi mo rin kilala mga tao rito. Ako nga, kilala ko sila pero nag-iingat pa rin ako. Ano ibig mong sabihin, pinsan? Hindi ba sila mabait? Mabait siguro. Dahil kung hindi, baka matagal na nila kaming biniktima. Melly! Oh, inay! Nag-uusap lang naman kami ni Cathy. Lahat pwede ninyong pag-usapan, wag lang ang ibang tao dito. Padilim na, pumasok na kayo sa loob. Huwag mong ilagay sa kapahamakan ng pinsan mo. Alam mong dayo lang siya dito? Marahil ay may nakaamoy na sa kanila dito. Opo, inay. Pasensya na po. Ika na, Cathy. Pumasok na tayo sa loob. Oo, sige. Bakit pa ganun ka magsalita si Tia Maring? Masyadong malalim. Di ko maintindihan. Bawal magsalita ng malakas kahit nasa loob sila ng bahay. Malumanay lang sila kung magsalita sa ganoong katahimik na lugar. Malinis ang hangin dahil malayo sa syudad. Gusto kong nasa labas lang ako at umupo sa lilim ng malaking kahoy. Pero bawal din yun sa kanila. Lalo pa kung panilim na. Sa una ay ginawa kong biro lamang ang lahat, ngunit may malalim pala silang dahilan. Bakit?
Bakit hindi ka mapakali, Cathy, anak? Gusto mo na namang lumabas. Eh, alam mo naman na hindi pwede. Bakit nga po hindi pwede, ma? Ano masamang mangyayari sa akin, eh? Diyan lang naman ako sa labas uupo. Maraming upuan dito sa loob. Bakit lalabas ka pa? Narinig mo sinabi ng siyamarin mo. Kapag madilim na, dapat nandito na sa loob ng bahay. Bakit nga, ma? Tayo-tayo lang naman dito, eh. Ang dami mong tanong, Cathy. Huwag kang magmatigas dahil nakakahiya sa siyamarin mo. Sumunod ka na lang. Maraming katanungan sa aking isipan sa isang buhay na simple at tahimik. Bakit hindi sila makakilos ng normal? Pero dahil dayo lamang kami ni Mama, sumunod ako at hindi na nagtanong pa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pamamahay daw ang tawag doon, pero iba ang nararamdaman ko. Okay ka lang ba, pinsan? Hindi eh. Hindi naman mainit pero pakiramdam ko ang init ang buo kong katawan. Namamahay ka lang, pinsan. Unang gabi niyo kasi rito. Melly? Ano yun? Narinig mo ba yun? Shhh! Huwag ka maingay. Ano yun? Corazon, alam kong ikaw yan. Melly, sino kinakausap ni Tia Maring? Pakiusap, huwag kang magsalita, Cathy. Hayaan mo lang ang inay na kumausap sa kanya. May dalawa kaming bisita. Si Beth, pinsang buo ko siya. At si Cathy na pamangkin ko. Matagal namin silang hindi nakasama. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila na pumunta dito. Mababait sila, Corazon. Kaya pakiusap, huwag ka na dito mangambala. Ano yun, Melly? Kinikilabutan na ako. Ano yung lumapag na yun sa bumong? Anong klaseng hayop yun? Tama ba yung naiisip ko? Yun yung kinausap ni Tia Maring? Oo, Cathy. Corazon ang pangalan? Anong klaseng hayop yun at binigyan ng pangalan ni Tia Maring? Hindi isang hayop ang lumapag sa bubong. Hindi hayop? Kung ganun... Isang tao, Cathy. Pero kakaiba siya sa isang normal na tao. Kawangis natin siya, pero hindi katulad nating normal. Anong klaseng nilalang? Ano, Melly? Kung anumang klaseng nilalang iyon, tanggap at kilala sila ng pamilya ni Chamaring. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali at nanatili na lang ako sa loob ng bahay. Pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari ng gabing iyon. Gusto kong malaman kung sino ang sinasabi nilang ibang klaseng nilalang. Melly, bakit hindi mo ipasyal si Cathy sa bukid natin? Maraming bungang prutas ngayon doon. Oo nga pala. Naku, pinsan, sigurado mag-enjoy ka. May mangga, bayabas, santol at taniman ng mani sa bukid. Mamimitas tayo. Ha? Baka delikado na pumunta doon, pinsan. Wala kang dapat ikatakot, Cathy. Kasama mo si Melly. Kilala na niya lahat ng taong makakasalubong kung sakali. At saka, mataas pa ang sikat ng araw. Delikado po ba talaga kapag madilim na dito, Tia Maring? Ano po bang pwedeng mangyari? Hindi naman, Cathy. Umiiwas lang sa maaaring mangyari. May mga bagay kasi na mahirap ipaliwanag. Tayong mga normal na tao, tayo na lamang ang umiwas. Huwag na lang kaya tayo pumunta sa bukid. Matatakotin ka pala, pinsan. Sumama ka na, para makilala mo mga mababait naming mga kaibigan dito. Malay mo, maging mabuting kaibigan mo rin sila. Naku po. Lalo tuloy na mutla si Cathy. Huwag mo ngang biruin ang ganyan ng pinsan mo, Melly. Sige na, gumayak na kayo para hindi kayo abuti ng dilim mamaya pag-uwi. Totoong mayaman sina Chamaring. Hindi halata sa simple nilang buhay. Nakita ng aking mga mata ang lawak ng lupa na kanilang pagmamayari at ang pagkakaiba pa, wala silang kalayaang kumilos. Maraming bawal, maraming hindi dapat. Bakit dito tayo dumaan, pinsan?
Pwede naman tayo dun sa kabila. Shortcut to papunta sa bukid. Mas ligtas din dito. Ano? Ligtas saan? Naku, Meli, ah, bumalik na lang kaya tayo sa bahay niyo. Huwag na tayong tumuloy. Natakot ka na naman. Sabi nga ng inay, huwag kang mag-alala kasi hindi naman tayo aabutin ng gabi dito sa bukid. Ewan ko ba, pinsan? Pagkatapos ng nangyari ng gabing yun, hindi na matahimik yung isip ko. Ngayon ka pa mag-aalala ng ganyan. Eh, kilala ka na nila. Ano? Sino tinutukoy mong sila, pinsan? Sino? Marami kaming napitas na mga prutas. At bago nga magdapit hapon, ay naglakad kaming muli pauwi ng bahay. Pabalik na kami nang mapansin ko ang dalawang bahay na wari ko ay walang nakatira. Dalawang bahay na malayo ang agwat sa isa't isa. Bahay na walang bubong sa gitna. Magandang hapon po! Ako po si Meli, anak po ni Marin. Kasama ko pong pinsan kong si Kathy. Pauwi na po kami. Makikiraan lang po. Uy, baliw ka ba? Sino ba kinakausap mo? Ipapaalam ka, wala namang tao. May tao. Pero nasa loob lang sila. Baka nga nakasilip sila ngayon. Tsak na nakikita nila tayo. Pero hindi natin sila nakikita. Tinatakot mo naman ako, Meli. Ayun, may tao nga. May salamat. Maliban sa inyo ni Tia Maring, may nakita na rin ako ibang tao sa lugar na to. Kathy, wag. Ha? Bakit mo hinawakan yung braso ko? Magbigay galang tayo. Pero wag kang huminto. Wag na wag kang tumitig sa kanya ng matagal. Diretso lang tayo sa paglalakad. Ha? Sa araw na nanatili kami sa lugar na iyon, bilang lang ang mga taong nakita ko. Pero unti-unti ko nang nakasanayan ang klase ng pamumuhay nila. Buhay na tahimik at walang pakialam, lalo na sa ibang klaseng nilalang. Ngunit may bagay na hindi pa rin kayang arukin ng aking pangunawa. Katulad na lang ng mga bagay na kanilang pinagkaiba sa ating mga normal na tao. Magandang hapon po, Mang Vicente. Pinati mo, hindi naman kumipo. Hindi man lang lumingon sa'yo. Ganun talaga. Nakayuko lang sila. Ang importante, nagbigay galang ka. Sino ba yun? Isa ba siya sa may-ari ng bahay na nadaanan natin kahapon? Oo. Si Mang Vicente. Asawa ni Aling Corazon. Ha? Ibig sabihin, isa din siya sa kakaibang nilalang na sinasabi mo? Oo. Ganun na nga. Ako po. Tama ka. Kakaiba nga sila, kumilos ko para sa mga normal na taong katulad natin. May mga pinagkaiba sila, pero may pinagkapareho rin. Kumakain din sila katulad ng kinakain natin. Marunong din silang kumilala ng kaibigan. At ano namang uri silang kaibigan? Marunong kumilala at rumispeto. Gusto mo ba magkaroon ng kaibigan na katulad nila, pinsan? Huh? Huh? Wala namang masama eh. Mas makikilala mo lang sila kapag naging kaibigan mo sila. Ano, pinsan? Matatanggap mo ba na magkaroon ng isang kaibigang aswang? May kabaitan din daw ang mga aswang. Marunong kumilala ng kaibigan. Sa bagay, higit pa roon ang kayang gawin ng isang normal na tao. Pero papaano kung may mga bagay na hindi na kayang arukin ng pangunawa? Diyan mo na lang isampay iyang mga pinaglabhan mo, Kathy. Opo, Tia Maring. Salamat po. Sa susunod kasi, huwag niyong kalimutang mag-ipon ng tubig sa umaga pa lang. Halos hating gabi na kung bumuhos ang malakas na gripo. Kaya tuloy sa ganitong oras ka rin nakakalaba. Oo nga po, Chang. Sa susunod po, hindi ko nakakaligtaan. Ha? Sus, may ka namang pusa ka. Bigla ka nalang sumusulpot. Ayos nga, at nagsasampay ako. Aba, ayaw mong umalis? Tinititigan mo pa talaga ako? Takot naman ang itsura nito. Ang itim. Kakaiba ang kanyang mga mata. Ay, buisit kang pusa ka, ha?
Ginugulat mo pa ako? Ayaw mo talaga umalis? Kung ayaw mo, hahampalusin kita nitong walis ting-ting. Wag, Kathy, wag! Tiyan, nakakatakot kasi yung pusang... Huh? Asan na yung pusa? Bigla na lang nawala. Nasaan na yun? Nandito lang yung sa paanan ko nakapwesto eh. Hayaan mo na! Bilis namang tumakbo nun palayo. Huwag mo nang hanapin! Nasaktan mo ba siya? Hindi po, Chang. Pero talagang hahambalusin ko sana eh. Tandaan mong sasabihin ko, Kathy. Kapag may biglang sumulpot o may nakita kang anumang may anyong hayop, huwag na huwag mong sasaktan. Dahil kapag nasaktan mo sila, babalikan ka nila. At baka higit pa sa ginawa mong pananakit mo sa kanila ang gagawin nila sa'yo. Ho? Chang, hindi ba isang ordinaryong pusa lang yung nakita ko kanina? Oo, Kathy. Hindi iyon isang ordinaryong pusa lang. Diyos ko. Pero Chang, marami namang kaling pusa sa paligid, diba? Maaaring sa inyo o sa ibang lugar. Pero dito sa lugar namin, wala kang makikitang anumang buhay na hayo. Bakit po? Hindi ko alam. At ayoko na rin alamin pa kung bakit. Pero kung talagang gusto mong malaman ang sagot, pwede kong sabihin sa'yo. Chang, bukas ko na lang po tatapusin yung pagsasampay. Papasok na po ako sa loob. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Balisa ako sa aking hinihigaan. Ramdam ko pa rin ang maitim na pusa na halos dumikit na sa binti ko. At sa kwento ni Chamaring, lalo akong kinilabutan. Marami pa akong gustong malaman sa mga buhay na hayop na binanggit sa akin ng Chang. Natatakot ako sa maaari kong malaman, pero gusto ko pa rin malaman ang totoo. Sa lawak ng lugar namin dito, syempre nag-alaga kami ng maraming hayop. Sa bukid, may dalawang alagang kalakian si tatay. May apat kaming aso noon. May mga pusa din kaming mga alaga rito. Ang dami nga eh. Eh bakit ni Isa wala akong makita? Isa-isa silang nauubos. May kung anong hayop na lumapas sa kanila. Yung iba, nawala na lang. Hindi namin nahanap. Yung iba, natagpuan na lang namin wakwak ang buong katawan. Meli, yun pala yung gustong sabihin ni Tiyang sa akin kagabi. Anong ginawa niyo? Hindi ba masama ang kumitil ng anumang hayop? Sa mga nakakaalam tungkol sa kwento ng lugar na to, sinong may lakas ng loob na pumunta dito para lang hanapin ang salarin sa pagkamatay at pagkawala ng mga hayop? Kaya pala pinsan, noong nasa jeep kami ni nanay, isang matanda ang nagbigay ng babala sa amin. Alanganing oras na raw kaming dumating. Sa bayan pa kami gustong pababain. Mga matatanda ang higit na nakakaalam ng kwento sa lugar na to. Kayo lang ang may lakas na loob na tumira dito hanggang ngayon? Ayon kina inay at itay, nauna silang dumating sa lugar na to. Puno pa ng mga bahay ang napakalawak na lupain ito. Dumating ang isang pamilya ng aswang. Nangaubos lahat ng mga alagang hayop. Dating tahimik ang lugar na to, ngunit nagambala. Ang mga nanirahan dito, isa-isa silang nag-alisan. Ang mga lupang pag-aari nila, ang bukid, pinagbili nila kay itay. Bakit pinili niyong tumira dito? Alam naman siguro nila Chong kung bakit nagsialisa ng mga tao. Bakit hindi na rin kayo umalis? Alam mo ba kung bakit nagambala pati ang buhay ng mga nakatira dito noon? Nagalit sila sa pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Sinugot at pinagbabato nila ang bahay ni Aling Corazon. Diyos ko. Mula nun, hindi na sila pinatahimik ng pamilyang aswang hanggang sila na ang sumuko at tuluyan nilang nilisan ang lugar na to. Anong ginawa niyo? Nagsawalang kibusin na inay at itay noon. Hindi sila nagpakita ng galit ni hindi sila nagtanong. Kaya hindi kayo ginambala ng pamilyang yon? Hindi. Nakipagkasundo ang itay kay Mang Vicente. Walang gagambala kung walang masasaktan. Ah, oh, kaya nang pinakiusapan ni Chang si Aling Corazon ng unang gabi namin dito, sumunod si Aling Corazon sa inay mo? Oo, Kathy. Dahil para sa mga aswang, hanggat hindi mo sila nasaktan, hindi ka rin nila sasaktan. Pero iba sila, Meli. Paano kung sila ang unang makasakit? Hindi basta-basta nananakit ang mga aswang.
Sabi nga ng mga matatanda, kung may masaktan ka sa kanila, tuluyan mo na. Para hindi ka nila balikan pa. Diyos ko. Nakakakilabot nga ang kwento ng mga aswang. Kaya lalo akong nagka-interes. Marami akong katanungan at nakakuha naman ako ng mga kasagutan. Pero nagalit sa akin ang inay. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Talo mo pang journalist ah! Tigilan mo na ang pagtatanong mo tungkol sa mga nilalang na yan. Baka kung ikapahamak mo pa yan eh. Masama bang magtanong, ma? Ngayon lang kasi ako nakarinig at nakakita ng katulad nila. Baka marinig ka nila. Baka hindi nila magustuhan na pinag-uusapan sila. Eh di sana hindi na sila tumira sa lugar na may mga tao. Sana hindi sila magparamdam o mga bala ng mga taong hindi nila kauri. Susming bata ka. Pinagsisigawan mo pa talaga, ano? Bakit ba ganyang kakalalim mag-isip, ha? Mana ako kay Papa eh. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan, Kati. Kung wala lang kaming importante pinag-uusapan ng tiyamaring mo, ora mismo, babalik na tayo ng Bicol. Tigilan mo ng pagtatanong tungkol sa mga aswang! Hindi ako nakinig kay Mama. Bagkus ay lalo akong naging interesado. Kampante ako dahil sabi nga ni Chamaring, hindi na kami gagalawin ng pamilyang aswang dahil kilala na nila kami. Pero may nangyari na higit pa sa aking inaasahan. Nasaan kaya si Melly? Sabi niya pupunta uli kami sa bukid. Wala naman siya. Wala naman siya sa silid na tinutulugan namin. Teka, baka nasa likod siya ng bahay. Huh? Si Mang Vicente papalapit. Dadaan na naman siya pero sino kaya itong kasama niya? Babatiin ko sila. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa'yo. Eh, tama ba narinig ko? Sumagot yung kasama ni Mang Vicente. Mas bata to sa kanya. Ano kaya niya yun? Normal naman pala ang tinig ng boses nila. Naku, ikukwento ko to kay Melly. Binati rin ako ng aswang. Siguro dahil sa labis na interes ko sa buhay nila, kaya nakaramdam ako ng saya nang binati ako. Pero iba pala ang ibig sabihin noon. Doon ko napagtanto na tama ang mama ko. Binati ka? Seryoso ba yan o biro lang minsan? Seryoso, Melly. Hindi nga lang sila huminto sa paglalakad. Binati niya ako. Tapos, diretso lang siya sa paglalakad. Nakasunod siya kay Mang Vicente. Kaano-ano ba yun ni Mang Vicente? Si Ruben yun. Bunsong anak ni Mang Vicente at Aling Corazon. Tama ang duda ko. Kasi mas bata siyang tingnan. Pero hindi ko gaano maninag ang kanyang mukha. Insan, initigan ka ba niya? Nagkatinginan ba kayo? Hindi. Pero napansin ko tumingala siya nang bigla. Tumingin lang siya sa akin ng pahapyaw pero hindi kami nagkatinginan ha. Tiningnan ka niya. Naku, Kathy, sana mali ang kutob ko. Pero may kwento ang mga matatanda dito noon. May ibig sabihin kapag tinapunan ng tingin ng lalaking aswang ang isang normal na dalaga. At ano naman daw ang ibig sabihin noon, Aber? May gusto sa'yo ang binatang anak ni Mang Vicente. Ano? Kalokohan yan. Isang malaking kalokohan, Melly. Winalang bahala ko ang sinabi ng pinsan ko sa akin. Wala akong alam tungkol sa personal na damdamin ng ganong klaseng nilalang. Pero batid ko na hindi pwedeng mapag-isa ang may magkaibang mundo. Ngunit nagkamali pala ako sa paniniwalang iyon. Melly! Melly! Eh, inay! Nandito lang po ako. Bakit po ba kayo sumisigaw? Ano ito? Saan galing ito? Nay,
Kayo po may hawak ng isang pumpong bulaklak. Ako ang tinatanong nyo. Nakita ko ito dito sa upuan sa lilim ng punong kahoy. Natural din ang put ko. Gusto kong malaman kung saan at kanino ito galing. Baka po kay itay. Ibibigay po sa inyo. Hindi ito gagawin ng itay mo. At saan siya pipitas ng ganito karaming bulaklak? Walang ibang may tanimang bulaklak dito maliban sa... Diyos ko! Sina Aling Corazon lang po may tanimang bulaklak, Nay. Anong ibig sabihin nito? Melly! Anong ginawa mo, ha? May kinausap ka ba sa isa sa mga anak ni Mang Vicente? Meron ba? Nay, wala po. Hindi po totoo yan. Alam ko po kung paano umiwas sa kanila. Bakit nagbigay sila dito ng bulaklak? Masamang pangitain ito, Melly. At alam mo kung anong kahulugan nito. Nay, hindi po talaga sa akin yan. Baka po para kay Kathy. At bakit bibigyan ng bulaklak ang pinsan mo? Binati ni Kathy nang dumaan yung mag-ama dito. At binati din siya ni Ruben. Tinapunan pa nga raw siya ng tingin. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Dapat malaman ito ng tatay mo! Sa una ay hindi ako naapektuhan sa nakuhang bulaklak ng Chang. Maaaring nagkamali lang ng interpretasyon. Ganun pa man ay naging balisa na sina Chamaring sa kinilos ng ibang nilalang. Lalo na. At nasundan pa ito ng ilang beses. Iba na ang ibig sabihin nito. Sa una ay bulaklak lamang. Nasundan pa ito ng pag-iwan nila ng mga bagong pitas na mga prutas, mga gulayin. Baka isang araw ay may kakatok na sa pinto ng bahay natin para hingin ang kamay ni Kathy. Hindi ako papayag. Ay, high school pa lamang itong si Kathy? Ang mama naman, kung nagkataon ba na college na ako, papayag na kayo na hingin nila yung kamay ko? Huwag kang piloso pa, Catherine. Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi mo man lang naisip na pwede mong ilagay sa kapahamakan ang buhay nila at Chamaring mo. Huwag mo kaming alalahanin, Beth. Alam ko ang gagawin ko. Pero hindi naman po siguro kung para sa akin ang lahat ng yun. Paano kung kay Melly pala lahat yun? Malalaman natin. Anong gagawin mo, ha? Kakausapin ko si Vicente. Nag-usap na kami noon at nagkaroon na kami ng kasunduan. At makikipagkasundo kang muli sa kanila? Anong sasabihin mo? Kailangan pag-isipan mo munang mabuti bago ka gumawa ng hakbang. Gusto ko lang makatiyak kung para kanino ang mga regalong binibigay nila at kung ano ang magagawa natin para matigil na ito habang maaga pa. Nakaramdam ako ng kaba sa gagawin ni Chong. Pero nagdasal ako na sana maling lahat ang tumatakbo sa aming isipan. Na sana ay maging maayos ang lahat. Bandang hapon nang umalis ang Chong upang kausapin si Mang Vicente at pamilya nito. Naghihintay kaming lahat sa kanyang pag-uwi. Nariyan na siya. Kumusta? Ano nangyari sa pag-uusap niyo? Para kanino ba ang binibigay nilang mga regalo? Beth, Kathy, bukas unang pagsikat pa lamang ng araw. Kailangan makaalis na kayo dito. Diyos ko! Nagustuhan ni Ruben si Kathy at huli na raw para pigilan ito. Ano po? Ma, umalis na tayo dito. Makakaalis pa ba kami rito ng ligtas, ha, Marine? Oo, Beth. Kapag wala na kayo dito, wala na silang magagawa pa. Hindi na nila maitutuloy pa ang gusto nila kay Kathy. Nauunawaan ni Vicente at korason ang paliwanag ko. Pero si Ruben, siya lang ang malaking problema natin. Kung ganun, bukas na bukas din, uuwi na kami ng Bicol. Mahinahon, ngunit kapag nasaktan at nabigo, ay nagiging mapusok daw ang aswang. Masahol pa daw na ito ay iyong nasugatan. Pagsikat ng araw, alsabalutan na kami ni Mama. Sina Chong, Chamaring at Melly ang mismong naghatid sa amin sa terminal ng barko, pauwi ng Bicol. Aalis na kami. Salamat sa inyo, Maring. At pasensya na sa naging abala ng ginawa naming pagdalaw sa inyo. Hindi abala yun, Beth. Gusto nga sana namin na gawing mahaba pa ang bakasyon ninyo dito. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. Pinsan, salamat, ha? At mag-iingat ka lagi. Oo, pinsan.
Sana magkita pa tayong muli. Sige na, sumakay na kayo hanggang sa muli nating pagkita-kita. Ilang araw na kaming nakauwi ng Bicol. Wala na rin kaming nabalitaan pa kina Chamaring. Dala ng pag-alala, gumawa ng paraan si Mama para makontak ang Chang. Ilang linggo bago ko muling narinig ang boses ni Melly. Melly! Hello! Ikaw ba talaga to? Paano ma kami natawagan? May telepono na ba dyan sa lugar niyo? Wala na kami sa dati naming tinitirhan, pinsan. Nandito na kami sa Maynila nakatira. Bakit? May nangyari ba, Melly? Gabi-gabi kaming ginagambala ni Ruben. Kaya inulungan kami ni Mang Vicente na umalis sa lugar na yun. Babalik na lang kami kapag lilipat na sila ng ibang lugar. Mabuti at walang masama nangyari sa inyo. Tinulungan pa kayo ni Mang Vicente. Hindi naman lahat ng aswang walang kabutihan sa puso. At aalis ba naman talaga sila sa lugar na yon, pinsan? Oo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Walang aswang ang nananatili ng matagal sa isang lugar. Palipat-lipat din sila ng tirahan. Oh, paano Kathy ha? Total, aalis sila doon at siguradong babalik din kami sa lugar na yon. Pupunta ka uli sa amin ha? Magbabakasyon ka uli sa amin. Gagawin ko yun. Basta, tiyakin mo na wala nang aswang sa lugar na yon ha? Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naiisip ko na may aswang na halos makadao pang pahalad ko na. At muntik pang maging asawa. Salamat sa Diyos at nakataas kami ng araw na yon. Maraming salamat sa Diyos. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa sa aking alaala ang pangyayaring iyon. At kasalukuyan ko pa rin ibinabahagi sa mga kaibigan. At ngayon naman ay sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang. Maraming salamat sa channel na ito sa pagbigay daan sa aking kwento. God bless us all.